Hi guys, it's Marge and welcome back to my channel. If you're new here and kayo po ay mahilig din sa mga halaman, please do consider subscribing and syempre pa huwag kakalimutan i-click ang ating notification bell para lagi rin po kayong ma-update kapag meron po tayong mga bagong videos. So today guys, this is going to be a continuation of the vlog na nirelease natin ng Monday. It's about the wheelbarrow project. Ayan po siya. Ayan, nilagay ko sa patio guys kasi parang uulan ngayon and dyan na lang ako magtatanim. So, samahan niyo po ako as I finish the project. Ayan po, tatapusin natin ngayon yung ating wheelbarrow. So, ayan guys, before we start, ipakita ko lang sa inyo ulit itong ating wheelbarrow. Ayan, para lang matandaan niyo kung ano yung itsura niya. Ayan, marami pang mga spaces talaga. Na wala pang laman, di ba? May mga negative spaces tayo dito. And ngayong araw na to, pupunuin na natin 'yan. Ipakita ko lang sa inyo yung choices of plants na gusto kong ilagay diyan dito. Inalis ko yung laman nitong ating patungan. Ayun yung ating soil, nilagay ko lang sa baba muna. And eto, meron ako ditong mga pillow plants. Tapos meron ako ditong Fred Ives, galing sa ating sampayan. Doon sa may sampayan, di ba, may isang pot ako doon na malaking terracotta. Kumuha ako ng Fred Ives. Tapos meron ako ditong Graptovaria Manda. Dahil ang dami ko niyan, hindi ko lang alam kung saan ko siya isasaksak. Pero gusto ko siyang ilagay. Tapos, eto meron tayo ditong Haworthia. Isang klase ng Haworthia. Meron ding String of Pearls. Tapos merong Aloe Black Gem. Ayan. Tapos eto, hindi ko lang sure kung ano ito. Para siyang dikya, pero parang aloe. Yan, if you know what it is, just comment below, guys. Tapos eto, meron tayong Graptosedum Bronze. Ayan. And dito, yung natitira kong mga bato-bato. Ayan. Tapos meron din ako ditong black. Ayan. Bahala na kung paano ko siya mapagkasya. Kasi konti na lang siya eh. And ayan, meron din ako ditong mga driftwood. Just in case. And yung mga galing din sa beach, nung ako ay naglakad sa beach. And, ayun guys, simulan na natin yung paggawa dito. So, ayun guys, alisin ko muna tong ating shell. At itong ating bato. Ililipat ko muna dito sa likod. And then, gusto ko lang mag-add muna ng soil. Siyempre, use a well-draining soil mix, guys. Remember, it's very important to invest sa atin pong soil. If you want beautiful plants, you have to use the right soil. Minsan po kakatipid natin. Lalo din tayong mapapamahal kasi mamamatayan tayo ng halaman. Diba, nagkakanda doble-doble yung mga kailangan nating bilhin at gastusan kapag hindi tama yung soil na ginamit natin. So, ayan. Ako guys ay nasa Brisbane, Australia. So, yung mga viewers po natin na nasa Pilipinas, hindi nyo mabibili tong soil na ginagamit ko. So, siguro, bilhin na lang kayo ng mix na yung mga Masitera, ganun. Ang daming nagbibenta nun ngayon guys. Pwede kayong magtanong sa Rooftop Garden Bliss ni Miss Dali Wong. Yan po, meron silang Facebook page doon. Marami silang klase ng mga soil. Pwede kayong magtanong doon kung ano yung maganda para sa inyong mga succulents. And pwede rin kayong magtanong kay Andrew Brizuela. Kasi yung kanyang Facebook page na Petal Chasers, nagtitinda din pala sila doon ng mga soil mix, mga ganon. So you can also ask kay Andrew. Ang dami niyong options kung saan siguro kayo mas malapit. Guys, dagdag ako ng soil kasi medyo kulang. Ilinisin na lang natin ito mamaya.
So, ayan guys, we are finally done. Nakalimutan ko i-share sa inyo guys, pininturahan ko po itong ating wheelbarrow. Dati meron siyang brand name dyan sa katawan niya dyan. Pero, pininturahan ko siya ng spray paint na kulay black. So, ayan, plain black lang siya. And then, ayan, nagamit ko naman lahat ng mga bato na meron ako. Ayan, buti nga napuno ko, pakakala ko hindi ako makakapuno nitong side na to. Yung kabilang side ay wala. And guys, dito nga pala, nagdagdag ako ng Fred Ives. And kung makikita nyo. Tapos inalis ko na yung bato dyan, nilipat ko sa kabila, sa kabilang side. Ito, meron pa rin tayong shell dito. Iniwan ko dyan yung shell. Tapos dito sa ilalim, sa tabi ng Sansevieria, naglagay din ako ng aloe black gem. Ayan, siningit ko dyan. And then on this side, ito yung itsura niya guys. Noong una, iniisip ko, pupunuin ko siya ng pillow plant. Pero parang gusto ko din yung ganito na may mga space talaga na walang laman. Ayan. Yung binigay sa akin na aloe ni Ate Ana. Ayan o. Ate Ana, if you're watching, ayan, nagamit ko siya dito sa wheelbarrow. Tapos yung bato na galing sa beach. Ayan, naglagay din ako dito ng Haworthia na maliliit. Ayan. Natry ko na dati guys na maglagay ng Haworthia sa wheelbarrow dito sa unang-una. And okay naman sila. Tapos ito, itong string of pearls, this is experimental. Kasi hindi ko alam kung kaya niya ba yung ano, full sun and drain. Hindi ko pa alam kung kaya niya. Pero the idea is, kapag humaba siya, hayaan ko siya na mag-trail papunta doon. Sa side na yon. Para mapuno niya, ganun. Kaya hanggang doon lang din yung ating mga bato-bato. Ayan, itong aking ano dito, Graptosedum bronze, dinagdagan ko rin kasi may mga butas-butas siya na kita yung lupa. So, ginawa ko, dinagdagan ko pa siya ng Graptosedum bronze para medyo maganda naman tignan. Naglagay din ako dyan ng driftwood sa ilalim kasi para medyo mataas ng konti, may height ng konti. Tapos dito, in between these big succulents, naglagay ako ng aloe black gem ulit sa gitna nitong ating potato ram na agave at saka itong ating echeveria na yan. Raffles ba ito guys? I'm not too sure. Comment below. Tapos dito sa ilalim ng ating jade plant, di ba naglagay ako ng isang Haworthia din? Yun, nasa left. Yun. Dinagdagan ko pa ulit ng isa para hindi siya malungkot. Ayan. 2 is better than 1, di ba? Ayan. Ayan ang itsura niya ngayon. And I'm quite happy with it. Let me know what you think, guys. Ang daming mga nagsasuggest na lagyan ko daw ng mga ornaments, ganyan. Pero kasi, guys, kung mapapansin nyo ako, dito sa una nating wheelbarrow, kahit isang ornament ay wala. Hindi rin talaga ako maano sa ornaments. Ayan, nasilip nyo pa yung ating unang wheelbarrow. Eto naman ngayon, yung pangalawa. I plan to get another one kasi may space naman dito na mapapagparkan ko siya if ever may hailstorm. Parang kaya ko pag gumawa siguro ng mga dalawa pa. Kasi talaga guys, ang succulents, they are outdoor plants. So kapag nilalagay nyo sila outdoors, mas maganda talaga sila. Kaso lang, syempre, magkaiba tayo ng climate. So, ayun. Sa inyo, mas maganda yata yung filtered sun kagaya ng kay Miss Dali Wong, yung ating guest no nakaraan sa ating YouTube live. I-filter nyo na lang yung sun kung sobrang init. Pero ayan, masaya naman ako guys sa nagawa ko. Let me know what you think ha. Parang masaya naman ako ngayon. So ayan guys, sasalampak na muna ang ate nyo. Dahil napagod na. And I'd like to greet the grandson of Amelita Layog. And po, happy birthday tomorrow to Lolo Layog. Hi Lolo, I hope you are watching. Happy birthday and I hope you enjoy your presents. I hope all your wishes come true. I hope you get spoiled tomorrow. And hello din kay Giana Tabios from Virac, Catanduanes. And po, maraming salamat guys for joining me once again. Hindi ko alam kung gaano kahaba itong video pero sana po ay ma-enjoy nyo yan. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ng kapatid ko, please do check her out, Jel Santillan sa kanyang Buhay Probinsya. And syempre po, shoutout po sa lahat ng mga Marginatics. And po, meron na po kasing Marginatics, Margentillian Official Facebook Group. Yan po ay ginawa ni Mamita Gina. Ayan po, please do support her channel. Tulungan natin siyang maka 1,000 subs. Also, Tess de la Cruz, Rosebud Savona, Adelina Losegro, Patria Selda, Buhay Mother, Sarah G. Smith,
M. Santillan, Daddy Joe's Stories, Cactus Haven, Succulent Cravings by Vic Villacorta, Dante Salvador, Plant Tatay Barry, and Nirya Fab Vlogs. So ayan guys, I hope you check them out. And again, maraming salamat po ulit sa panonood ng video na to. And kung medyo bitin pa kayo, marami pa po sa ating playlist. I will see you next time. Please don't forget to subscribe. Bye!